What's up, guys? It's your boy Mike Riff. You already know. JB gets him outside. Belga for three. Bang bang! The Rainers and mo mahilig. Masaya na kagad ako, Pudge. Nakita ko si Papa Bo. Ay, lumiwanag agad yung araw ko, puta. Lolo. Kusta ka, kuya? Relax lang. Relax lang. Yun, oh. Ilabas mo. Plug yan. Plug mo yan. Plug mo yan para malakas tayo. Hello. Yeah. Yeah, hello. Para sa mga kasama natin, sina Paolo Hubalde, Mark Cruz, Nick Demusis, yung mga yan. Para sa boss ng Puma, baka naman, pwede naman Puma din yung suot ko para pareho kami. Guys, kasama ko ngayon. For the past few years, siya ang taga-interview. Ngayon, siya naman ang i-interview natin. Papa Bo Belga in the house. Ang hirap nito. Hindi ko alam saan ako magsisimula. Dami natin pwedeng pagkwentuhan. Kuya Bo? Kumusta ka muna, Kuya Bo? Kumusta yung ano mo? Yung after nung bubble, tapos yung, kumbaga, yung adjustment mo pabalik sa house. Hindi, wala naman. Wala namang adjustment na. Siyempre, yun nga. Balik sa normal na buhay. Antay ulit kung kailan mag-PBA. So, preparing for the next season. And, hinihintay makilala yung mga bagito. Patay yung mga bagito. Dami. Dami nun. Medyo madaming, ano, madaming gwardiya dun. Huwag kayo masyadong da-drive sa practice, ha? Baka makatikim kayo. De, pero Kuya Bo, sobrang excited ako sa lahat ng mga manonood ng basketball, di ba? Gusto makilala kayo. Lalo na kayo mga legends. Kayo yung mga ano eh. Wala pang social media. Madami nang nasaktan o nabangga si Kuya Bo sa ano. Sa unang-una sa NCAA, tapos sa PBA. Pero Kuya, kwento mo naman ako. Kumbaga yung ano mo lang. Yung journey mo sa basketball nung kabataan mo. Kumbaga kung saan nagsimula. Papunta ka ng ano. Ako nakilala kita, PC yun eh. So, kumbaga, prior to that, yun yung mga gusto namin malaman. Hindi, syempre, ano rin. Parang typical na basketball player. Lumaki sa kalye, larong kalye yung alam. And pagsabak sa Manila, medyo nung nilagyan ng sistema, medyo nagulo. Medyo nagbago yung pananaw, di ba? Kasi ang alam lang na, ang alam ko lang noon is yung larong 21, chain scored hanggang sa 10. Tapos ang pustanan eh, 5-5 piso bawat tao. So, yun yung alam ko. So, doon ka talaga nagsimula. Doon ako nagsimula. Talagang larong kalye. Nakapaa, nakayapak pa. Solid. Sa initan. So, yun. Medyo nalibago pagdating ng Manila kasi nga, iba yung may sistema eh. Oh. Maraming pagbabago eh. Yung medyo mahina-hina yung utak mo, mahina-hina yung loob mo, eh, bibigay ka. Bibigay ka in a sense na Mahirap mag-adjust. Lalo na kung probinsyano ka. Saan ka ba lumaki, Kuya? Sorsogon. Sorsogon. Gubat, Sorsogon, to be exact. Doon ako talagang ano, talagang nahasa sa larong kalye. So talagang malayo. Paano ka na-discover, Kuya? Paano ka na-discover? Nag-start yun kasi minsan, pag summer, nagbabakasyon ako sa Manila, sa lola ko, sa Laguna, sa Kabuyaw. And meron silang neighbor na coach ng swimming sa PCU. And nakita niya ako dun sa neighborhood. Nakita niya ako na, malaki to. Malaki. Nakita nila ako maglaro ng basketball. Third year high school pa lang ako noon. And yung parang nag-commit siya sa akin na after ko mag-graduate ko ng high school, is i-recruit niya ako sa PCU. And syempre, kumbaga, hindi naman kami ano eh, hindi naman kami mayaman, hindi naman mayaman sila Airman. So parang kumbaga kami, gusto ko nang kunin yung opportunity na para makapagtapos lang ako ng pag-aaral. Parang kumbaga guminhawa, ginhawa sa buhay kahit papaano. So yun yung ano ko, yung after ko graduate, pinadala na ako ng letter, kasama ko tita ko, nag-try out ako sa PCU. Fresh graduate yun, ano yun, parang mga April or May na yun. Tapos ang NCAA nun is June. Summer pa lang, doon ka na. Pasok ako ng Team B. Ang kagandahan kasi nung time na yon, maraming nag-graduate sa PCU. So, me as a fresh graduate, galing akong Team B siguro mga 2 weeks, pinasok ako ni Coach Jimmy Mariano sa Team A, na-line up agad ako. Kami ni Jason. Kami ni Jason yung mga fresh graduate. So,
Sabay kami ni Jason. Nauna lang si Jason sa akin mag-practice kasi mas nauna silang na-recruit. Kaya ako, tinapos ko pa yung graduation. Parang kumbaga marami pang ginawa sa probinsya. Tapos pagpasok ko, team B for 2 weeks. Tapos yun, nagsimula na sa team A. Kasama ko sila, sila Robert. Robert Sanz. Parang kumbaga, ano kami nun? Ilan-ilan lang yung veterano nun nung pasok namin rookie year. Tapos, marami kaming mga, kumbaga mga freshmen nun. So, yun. Doon nag-start. Doon nag-start yung parang basketball career. Kasi yung daddy ko nun, coach ng San Bede. Oo, yun nga. Alam ko. Kinukuha niya ata nun si Jason. Si so, Jason. Medyo ano ko updated ako sa NCAA noon. Panahon ni ano to ko yan ni Jerome Paterno, Arjun Cordero. Inabot mo yun. So, nung pagpasok mo ng PCU, ano yun? Kumbaga wala kang expectations? Kumbaga gusto mo lang mag-aral, parang ganun? Oo, ganun lang talaga. Kumbaga ano eh, pinangarap mag-PBA, pinangarap mag-ano, pero kumbaga realistic ka lang. Realistic na hindi, ano lang muna. Pag-aaral na lang muna. Kumbaga, makatapos ako, makagraduate ako, makatulong ako sa magulang ko. So, yun. And medyo, yun nga, medyo, kumbaga, may dunong tayo sa basketball. Medyo may IQ tayo kahit pa paano. Kahit pa paano daw. Mabait pa siya niyan kahit pa paano daw. Beda, how sweet it will be. Oh yes, definitely. You know, at Belga, easily going past Sam Ekwe. Big Bo Belga, the spin. The pump fake, the jump shot is good for Big Bo Belga. Nakita ng mga coaches na humahamak sa akin. So, yun, nabigyan tayo ng opportunity na parang, kumbaga, parang second year namin ni Jason, ano kami, parang nag-champion kami noon. So, that time kasi, binago na nila yung rules ng PBL na kapag ka second year mo pala, pwede ka na magpa-drop sa PBL. So, nagpa-drop ako. And na-drop ako nung Air Philippines, na inawakan ni Coach Lawrence yung son. Pero yeah, start na ano pa rin. Nag-tryout ako, nakat ako. Pero okay lang. Sabi ko, subok lang naman. Bago pa lang naman. Bago pag-ito pa tayo. So yun. Tapos third year, nakipag-tie-up yung Happy with Coach Donel Bakuli. Nakipag-tie-up sa PCU. Kaya nag-happy PCU kami nila, Jason. Nag-happy. Yun yun. Pero nung unang ano nyo, yung second year na yung championship ninyo, ang lakas nyo nun. Ikaw, Gabby Espinas, Jason Castro. Sila lang yun. Sila lang yun. Sila lang yung malakas nun. Ekwe. That's a JT was up. Yeah, he was challenged that time. He had the double pump his jump shot. Wide open right before. As we approach our 5 minutes. Mark the lob to Bo Belga. First of Darren Santos to the delight. Jollibee hot dog assist Darren Santos to the skying high, Bo Belga. Jollibee hot dog assist on the go. Jollibee lang hap sa kapida sa lahat. Yung NCAA nung time na to, talagang sakitan. Nakita ko yun eh. Talagang sakitan, kuya. Grabe. Siguro dun din ano eh. Kumbaga, yung time namin, nung NCAA, nung time namin, advantage yun. Kasi parang kumbaga pinababayaan nila eh. Pinababayaan nila in a sense na kung gusto mong umabot sa PBA, kailangan malagpasan mo to. Malagpasan mo yung NCAA level, yung PBA level, na para pagdating mo sa PBA, eh, hindi malaking adjustment. Hindi malaking, kumbaga, ano ka na, hinug ka na, kung tawagin nila dati, hinug ka na, kahit sino pang makabakbakan mo sa ano, is hindi ka uurong sa PBA na. So, yun yung naging advantage siguro namin nila, Jason. Kaya pagpasok namin nung sa pro, medyo hindi kami papag-iiwanan, hindi kami basta-basta madadali or kumbaga masisindak. Kasi sanay na sa PBL eh. Kasi may mga semi-pro din na bumababa sa PBL na talagang walang anuhan, walang sinasanto. So, yun, nasanay sa level by level na pinagdaanan ng nila, Jason. Pero nung papunta kang Manila, kuya, ano ka na? Kumbaga, Ano bang magandang term ang gamitin doon nang hindi naman ano, matapang ka na papunta pa lang ng Manila. Palaban siguro. Palaban. NC kalaban mo noon, kuya, sina Jam Alfad ata mga kalaban noon, 'di ba? Ay, hindi ko na inabot si Jam. Ang pinaka inabot ko noon sila Eric Rodriguez. Sila Jerome Paterno, sila Bughaw. Bumbeyo. Ang big man na pinakamatunding nabantayan ko noon, si Kapati.
Ron Capati Magpayo. Sa Benilde. Oh, si Magpayo. Si ano, si Pep Moore. Nandun na? Pep Moore. Christian Coronel. Hindi ko na inabot si Christian. Leo Nahorda. Paluyot. Yun yung mga inabot ko. Solid talaga. Tapos yun, sila Kuyukang, sila Macdo Santos sa JRU. Yung mga bantay ko dati. And kung titingnan mo nung bago ako sa PCU, putik. Kala mo pag binangga, magkakalas-kalas yung mga buto-buto ko noon eh. Payat ka ba noon? Wala lang, hindi pa uso mga social media noon, kaya wala tayong footage noon. walang proeba na payat dati. Walang proeba. Baka kakita ka lang yata noon sa hamak lang ng ABS-CBN. wala lang ABS-CBN, natago na yun. Na yun. So ito, nung unang dating nila Jason, saka si Gabby. So ikaw, sinasabi mo, ikaw yung role player nun, ganun. Si Gabby, tsaka si Jason talaga. Hindi, ano, nauna kami kay Gabby ng isang taon. Kami si ni Gabby Jason. Kasi, ano eh, rookie MVP, di ba? Oo, nung pangalawang taon namin ni Jason, yun yung pasok ni Gabby. Uh-oh. And si Gabby naman talaga kasi talagang sobrang galing naman. Iba naman yung skill level ni Gabby that time. Uh-oh. Na talagang, parang hindi mo may i-stop eh. Abrek of course, Gabby Espinas, you know what comes next? Look out below! Plus yung, yan, sila, si Jason, yung iba pa namin teammate na ano din. So, medyo nag-benefit lalo si Gabby. Si Jason, kuya, unang kita mo pa lang, alam mo nang magiging ganito? O hindi pa masyado nun? Hindi, kasi mga bata pa kami nun eh. Parang mabilis lang siya. Oo, simula kami ni Jason, 16. Bata 16 nga, kami, rookie year namin eh. And talagang kumbaga ang laro namin ni Jason noon is pang bara-bara. Sabi gano'n. Parang yung alam mo yung bala na o ano. Tapos hanggang sa natuto kami. Yung typical ng mga bata na gustong magpakita ng gilas. Na parang kumbaga, kaya ko to kahit hindi naman kaya. Diba? Kahit hindi naman hanggang kaya. Hanggang sa natuto kami na kung paano laruin. Yung pacing, yung estilo, kung ano yung pwedeng maging advantage namin sa laro. We have played so brilliantly all year long. Castro attacks Aldave, picking up another personal. That will put the Knights in the penalty. Castro waiting for the puck. He really is deceptively strong, actually. Yes, he has great upper body strength being displayed here by Jason Castro. Hanging in the air. Good shot. Time winding down. Castro. Fires a long one. It goes in! Heart stopper of a shot from Jason Castro. Hindi ko kasi alam yung full story eh. Pero di ba na-suspend yung PCU? Mm. Pero dahil sa high school, di ba? So, apektado kayo noon. Anong year ka noon? Wala na. Patapos na ako noon. Ah, so hindi ka na masyadong? Hindi na. Parang ano, last year na lang. Parang last year mga lang. Kumbaga, nung nasuspende kami, nakatatlo, na pang-apat na taon ko na yun eh. Nung afternoon, nasuspende kami ng isang taon. Kumbaga, ano na yun, nakatatlong straight finals na kami noon. So nakilala na din kayo kahit may pundasyon na kami nila Jason, nila Gabby. Plus, yun nga, yung sinamahan pa naming team sa semi-pro is medyo maganda malakas. Rin. Yung Harbor, malakas din. Nakita kami, nakilala kami. Kahit pa paano. Kumbaga, tapos may value na. May value na kahit pa paano. Sa PBL, kuya, yun mas grabe. Wala kong inaabot. Sa tingin ko, kung inaabot ng mga bata-bata yung PBL dati. Kasi ng batak, lagi nasa sahig. Wala, iba yun. Iba yung ligang yun. Kumbaga sa, iba yung PBL? Iba yung PBL dati. Kumbaga doon, kailangan alerto ka na bigla na lang pag kahit lumayap ka na libre-libre, bigla na lang may babagsak sa'yo, may ano sa'yo. Parang kumbaga, doon mo talaga magiging ano ka yung alertness mo sa court na huwag kang pakakampante, huwag kang parelax-relax doon, bawal lang relax doon. Ito gusto ko malaman. Sino sa PBL or sino lang sa naaalala mo yung unang veterano na ano ka na parang puta iba na dito? Yung gano'n. Sa tapang mong yan, merong veterano sigurado na naunahan ka o ininda mo. Hindi, ako siguro nung PBL, medyo nailang ako dati kay Jondan. Kasi laki ni Jondan dati. Salvador, di ba? Sa montanya. Tapos pagdating ko ng PBA naman, Dennis Espino naman. Idol-idol ko pa yun, pero wala.
Kung baga, welcome kung welcome ka dito. Si welcome ka ni Dennis Espino. Oo. Oh. Binagsa ka lang sa ilong nun. Seryoso? Rookie ka nun? Kung baga, rookie ako nun. Sa Inaris Arena yun. Alala pure punch ako. Pure punch ako. Parang kung baga, simple lang eh. Face up lang. Alam mo yung typical na laro ni Kuya Dennis. Face up lang. Siyempre ako, hard-nosed defense ako. Kasi rookie. Pakitang gilas na eh. Para umaba yung playing time mo. Pagtira niya ng bang shot, binagsakan ako sa ilong. Sabi ko, ito may tinatawag na welcome ka na dito, bata. Ikaw yung naging bata eh. Oo, diba? Kumbaga, kung ikaw, bago ka, parang kumbaga, iinit ang ulo mo eh. Ganyan ka. Parang kung sa isip-isip mo, gaganti ka. Hindi. Parang kumbaga, siyempre, bago ka sa liga, outsider ka, pagpasok mo, kailangan may respeto ka sa kanila. And yun yung natutunan ko kung paano rumispeto sa mga veterano dati. Tsaka Dennis Espino yun, hindi basta-basta yun. Ano yun? Legend yun? Mahirap ano yun. Mahirap. Kumbaga yung katayuan ni Kuya Dennis, no? Nung time ko nung rookie era ko. Ari siya nun eh. Kahit sabihin mong patapos na siya, pa ano na yung karir niya, pababa niya, Dennis Espino pa rin yun. Yung mga bata ngayon, hindi alam kung gaano kagaling si Dennis Espino. Ay, yun ang pinaka-inatatakutan dati. Oo, di. Kinakatakutan na, kasi iisahan ka, suskuran ka pa. Suskuran ka pa. Kasi both ends, kumbaga si Kuya Dennis dati, both ends, kailangan maging alerto ka sa kanya dahil hindi mo alam kung anong gagawin. Sa mga bata, parang ano, pwedeng Rene Del De Ocampo, yung mga salbahe, pero magaling. Pero salbahe. Simplihan lang. Alam yung gano'n. Mga Rene Del. Ikaw! Hindi niya aminin siya. Lipas na ako. Lipas na ako. Nakarami na. Nakarami ako. Mga boundary na. Ngayon, ngumingiti-ngiti ka na eh. Dati. Wala. Hindi mo makikitaan ng ngiti. Pagka-laro na talaga diretso. Dati nakakatakot eh. Pero mamaya pag-uusapan, magkikwentuhan pa natin yan. So, sa PBL, si Jason noon, alala ko, nag-Singapore. Oo. Singapore siya, so medyo nawala siya eh. Ikaw noon, kuya, dumiretso ka ng PBA. Nauna ka magpa-draft kay Jason. Hindi, sabay kami. Paano ka pa naglaro ng college? Kala ko suspended kayo. Suspended kami, di ba? Nung nasuspend kami, nung year na yon, nung nag-champion kami nung pang-lima namin sa Harbor, yun yung kinuha si Jason ng Singapore. Mm-mm. Tapos, na-lift naman yung ban sa amin. Kaya, so, umisa ka pa. Nakapaglaro ako ng isa. Dapat si Jason, maglalaro pa kaya lang. Meron na siyang kontrata sa Singapore. So, ang nangyari, ako yung naiwan sa PCU, and si Jason, nag-Singapore. Tapos, hindi rin yata tumulo yung Singapore Slinger sa NBL, nagpa-drop na si Jason sa PBA. So, nagsabay kayo? Oo, nagsabay kami. 2008. Last year ko sa collegiate. Tapos, actually, yun na lang. Talagang sa palaran lang sa akin na sabi ko sa manager ko. Kasi last year ko na eh. Parang kumbaga, habang fresh pa yung pangalan natin, wala na. Pa-drop na tayo. Pwede ba? Pa-drop na tayo. So, sabi ko, subukan na tayo, boss. Apply tayo. Kung mayroon taker, di mayroon. Kung wala, di. May PBL pa naman ako eh. And ano naman ako eh. Kumbaga, okay ka sa PBL. Mainstay naman ako sa Harbor dati. Mainstay ako sa Harbor dati. So, sabi ko, suntok sa banto, boss. Sabi ko sa agent ko. Sabi niya, sige. Apply kami. Tapos hanggang sa, yun. Tapos nagpaalam kami sa NCAA na magpapadrop ako. Na ano, pinayagan kami. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Sinabi sa akin ni nung agent ko, Boss Danny, na si ano, ganito, kursanada ka. Sino? Kaya din banggitin. Basta number 7 ako, tapos. Pure foods, di ba? Pure foods? Ah, pure foods. Okay, alam na ako sino. Okay, tapos. Sinabi lang ni Boss Danny na parang interesado si ganito sa'yo, interesado si yung mga ganyan sa'yo. Sabi ko, kahit saan, boss, kahit saan tayo mapunta, paghirapan na lang natin pag naando na. And yun, hindi ko nga ini-expect eh. Sabi ko, hindi, mock draft pa uso dati. Sabi ko, sa dami na yung nag-mock draft, hindi naman nasunod lahat kasi maliban dun sa unang tatlo, di ba? Plus kasi yung ano namin noon, yung grupo namin noon, talagang napakalalim. Eh, di ba sina Gabe Norwood to? Oo, Gabe Norwood, Jared Dillinger. Jason Castro yung number 3. Number 4, Rob Reyes. Number 5, Sol Mercado. Number 6, Murmuran.
Tapos number 7 ako. Number 8 si Bonbon Custodio. Para po si ang number 9 noon si Kelvin Gregorio. Kelvin tapos Larry Rodriguez. Oh. Parang this year lang pala yan, parang this year. Oh, malalim yan, Brad. Kahit sabihin mong 2 rounds lang yon, halos siguro mga 70% doon nakapirma ng kontrata. Eh, tsaka no baka, baka, baka 70% doon tumagal. Oh, tumagal. Si Mabasa na sa nung eh si Jeff, Gabe, Jared. Si Gabe, si Jared. Jason. Ako, si Jason. Oh. Si Burburan. Burburan. Eh sina Eric Rodriguez, grabe. Ay Larry, sino ba Larry Eric? Larry. Oy, si Larry, ang tagal din sa PBA noon, kasama mo 'yun eh. Ah, oh, parang mga siyam, sampu rin. Oh. Halos lahat 'yon, yung grupong 'yon nagtagal talaga. So talaga ano ka noon? Mentality mo noon, bala na, pa-drop na tayo. Oh, parang ganoon. Wala talaga. Sabi ko, kahit second rounder yan, basta ma-pick, walang problema. So, entering the draft, hindi mo rin, wala ka in-expect, pero nabulungan ka na eh. Nabulungan ka na. Pero syempre, di ba, iba yung reality sa, parang kumbaga chismis-chismis lang. Mahirap yung puro chismis. Walang kontrata sa chismis. Oo, di ba, hindi ka magkakontrata doon. Tapos yun, dating ng draft day, hindi tawag yung mga pangalan nila. Yun, tapos pang six, tinawag yung Murmuran. Papanggap pa ako noon eh, na parang sabi ko, bahala na, number 7 na. Hindi number 7, katabi ko si Pong Escobal. Kunwari, nagkikwentuhan lang kami. Pero yung tenga ko, nakikinig sa i-announce ni Commissioner Sunny Barrios kung sino yung number 7. Kunwari, nagkikwentuhan kami ni Pong. Parang kumaga, nagpapanggap ako, ba't number 7? Kung paala ko, hindi. Tapos sabi ni Pong, huy, ikaw na. Sabi ni Pong Escobal sa akin. Sabi ko, ah, okay. Parang kumaga... Patay mali siya. Reality na to. Plus, putik, yung mga kasama ko sa stage noon, talagang, kumaga, iniidolo mo. Iniidolo mo si Enrico, si James Yap, si Kirby, si Roger Yap. PJ. Nandiyan na ba si PJ? PJ. Di yun. Pingris. Wala si Ping noon. Nasa Magnolia. San Miguel pa siya noon. Ah, Magnolia. San Miguel, Magnolia sila noon. Sabi ko, ah, ito, realidad na to. Tapos yun. Pagdating ng Lunes, yun, trabaho na. Magmakan na. Anong unang experience mo? Kuya, James Yap to. Tainita ni James Yap to. Kirby Raimundo. Puch. Talagang kumbaga sa nung time na yon, ang mentality ko is, rumibound, dumipin siya, ipasa yung bola sa kanila, iscreenan sila. Alam mo yung ganon? Pag may kailangan na baka ano. Hindi, ayaw din kasi ni Coach Ryan ng ganun. Ah, oh, si Coach Ryan, mabait si Coach. Banya eh, di ba? Parang kumbaga ayaw niya ng Bruce ko eh. Kasi meron kaming tune-up sa San Beda. Kalaban namin, Hinebra, sila, ano kayo mga, sila Junjun Gabato, sila Alex Cresano. Talagang pisikalan. Tune-up. Rookie ka nito, rookie? Oo, rookie raw nun. Ano yun, kumbaga pre-season, on tour, ano yun? On tour camp ng ano, school tour ng PBA. Sa San Beda kami. Hindi, dami tao. Dami yung mga sasya. Siyempre, gusto mo magpakita ng gilas. Talagang umunang ito pagbakbakan hanggang sa... Yun, makakarinig ka ng kung ano anong sasabihin ng veterano sa'yo na kalabang. Parang, ano mga sinasabi siya? Gusto ko malaman. Sinasabi sa akin ni... Sino ba yung sabi sa akin? Parang, hindi ko siya kung si Junti o si ano eh. Junti Valenzuela. Pucha. Uy, bata! Papakita ng gilas ka. Sabi ko, wala lang. Tapos yun, sinabi ni Coach Ryan sa amin na, parang kumbaga, ilalagay sa lugar yung tapang, hindi laging puro ganun yung ano. Sabi ko, sa isip-isip ko naman, tama naman siya. Mainly because malalaki itong pupils. That's right. Kaya kailangan tumira ni Eric Moon sa labas. At kumantala, Bo Belga gets inside. Because of this. Okay. Ito yung nangyari kanina. As Bo Belga decides to attack inside the defensive air players on the news computer. Kasi nag-i-test, Bo Belga, isipin mo bang maka 10 points na yan? Para mapinag-iisipan niya ng matagal at pinag-muni-muni. Yan, hindi na kailangan ng muni-muni. Tapos yun, nakatagal ako ng isang conference hanggang nilipat ako. Nilipat ako kay
sa tatay ko. Yan. Diyan lumabas. Diyan tatay ko. Diyan lumabas. Kung mapayag na, ng malambot. Diyan lumabas yung Bo Belga na kilala na. Yung Pure Foods Bo Belga, parang lumipas lang yun. Hindi namin maalala yun eh. Diyan lumabas. Wala, pasulbon-sulbon lang tayo sa Pure Foods na yun. Di, nung lumipat ka, Burger King, di ba? Oo. Oh. Nung lumipat, eto na. Nung, ito ba yung unang, kumbaga, interaction mo with Coach Yeng, Burger King? Mm, first time. Like, kilala mo siya bago nun, malamang. Pero yung talagang interaction na nalaman mo kung paano siya talagang mag-coach. Napapanood ko na siya. Papanood na. Oh, pero siya, walang social media, so medyo hindi ganun ka-in-depth, di ba? Oh, hindi, live. Nakikita mo na. Oh, kasi, minsan sinasama ko ni Boss Danny, load na live, natatimingan, Red Bull, mga ano. And nakita ko yung ugali niya. Natuwa ka? Nakita ko yung ugali niya. Sabi ko, pag ako napunta dito, lahat na ng tapa ko, ilalabas mo na. Wag lang magagalit sa akin. Kasi ang kwento daw, pag hindi ka matapang, papagalitan ka. Ano ka? Kumbaga, ekis ka sa kanya. Kailangan daw talaga, medyo may extra eh. Hindi ka tatagal sa sistema niya. Kumbaga, hindi ka palaban. Hindi naman totally tapang. Kailangan gusto niya yung palaban. Nung na-trade ka, nalaman mo na Burger King. Di, ano ka na nun? Natuwa ka na nun? Ang adjustment ko lang is sa coaching staff lang. Kay Coach Cheng lang talaga itself. Kaya doon kay Coach Ruel Nadorata. Kasi yung Burger King noon, yun yung pinanggalingan kong team na Harbor. Yung mga utilities. Yung coaching staff, si George, Coach George Gallen, Jonel Bahuli, mga nakasama ko. So, walang masyadong adjustment pagdating sa mga staff. Doon lang talaga sa sistema niya kay Coach Cheng, kay Coach Ruel Nadorata. No? Kasi, first time eh. First time ko makasama eh. Plus, nga, mga teammate ko noon, sila Gary, sila Arwin. Si Kuya Winnie. Kami, si Homer, yun. Si Kuya Winnie. Yun yung mga kasama namin dati. So, sabi ko, dito lang, dito tayo kailangan makisama. Sa mga ito lang. Kasi mga utility, kilala ko yun. Wala ito lang. So, yung unang interaction mo with Coach Yeng, alam ni Coach Yeng matapang ka. Ano yung una niyang ano sa'yo na parang experience mo na, okay, kay Coach Yeng, kailangan lumabas yung kasi yun na siya eh. Iba siya sa ensayo eh. Tahimik lang sa practice, daw siya. Talagang, relax lang siya. Darating siya, ang ensayo namin, di ba? Pag sinabing 8 to 12, darating yun, 9:45, bago mag-alas. Oo, ganun siya eh. Kasi ang estilo ni Coach Yeng, yung simula ng kahit na 7:30 magsimula ka hanggang alas 10, yun yung skills kailangan mong i-develop. Yun araw-araw mong gawin yun, anong gawin. May nandun yung mga coaching staff niya, yung mga may mga pansar, may mga ano, nasa sa yun skills development niya. Yun talagang para sa inyo yun. Tapos pagdating niya ng before 10 or 10:15, something like that, yun na yung sabo sa team naman yun, which is sistema naman niya. Kaya talagang sinasabi ng lahat mga nanggagaling sa ni Coach Yeng, kung ano yung ginagawa nyo noong Lunes, hanggang Friday, yun ang gagawin mo. Buong taon yun ang gagawin mo pag dumating na siya. So talagang kahit na nakapikit ka, alam mo kung saan ka pepwesto. So talagang kumbaga rhythm ang inaano niya. Talagang i-implement niya sa iyo yung gusto niyang sistema. And yun ang gusto niyang masunod. Oo. And wag mong guguluhin, wag mong i-mess up kasi doon lang siya nagagalit. Pero nga yung tapang ba? Kailan like naano mo na? Hindi lalabas ng natural sa iyo yun. Kung talagang hindi ka ever niya, hindi kanya ever sinabihan na bo. Hindi naman. Ano lang siya, kumbaga siya magiging instinct mo na eh pag nasa kanya ka eh na kain si ganito, maganda nilalaro. Medyo pitik-pitikin natin ng konti. Ano may ganun? Medyo pakalmahin natin ng konti. Ano ganun? Magiging instinct mo na eh. Magiging ano na eh. Kumbaga, pag nangawakan ka niya, kumbaga, yun yung madidevelop mong utak. Instinct yun. Magiging palaban ka pagdating sa akin. Home run. Okay. You want to get it back immediately. Okay. Yeah. All Belga beginning to feed. Semifinals automatic slot. There's a short snap. This guy, Yahan, close range. And now, save for that made shot by Belga. Bit of a struggle by Burger King. Selves to beat ourselves. Seb? Thank you very much. Coach Norman, when you walk to the locker room here in Araneta for your own games, do you ask for the stats right away or... Immediately. You don't have to ask. They're actually given to you. Okay. It's part of the job of the assistant coaches to get the stats for you so that when you have a chance...
Pero ang alam ko kay Coach Yeg, hindi siya namimili din ang papagalitan. Wala. Walang sinasabi. So, nakatikim ka din? Madalas. 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 Kaya kapag pusong mamuhin ka sa kanya, matampuhin ka, tutupi ka sa kanya. So, namura ka din talaga? Hindi lang mura. O, ano yung pinakamalalang nagawa sa'yo, kuya? Sa dugout, sa practice, yung hindi kita? Sinabihan niya ako na, ano, may one time kasi, parang kumbaga, ano namin, momentum. Siyempre, hindi mo maalis sa atin yung pagiging emperador. Eh, gumawa ako ng kalokohan. Natalo kami ngayon. Momentum eh. Momentum shift yun eh. Natalo kami ngayon. Pagdating ng dugout, sinabi niya sa akin na kapag ka natalo tayo sa series na to, bayaran mo lahat ng bonus ng mga kasama ko. O inisip ko, sabi ko, bayaran ko, tigma magkano to? 15 to, plus utility, tapos coaching sub. Sabi ko, ubus yung sahod ko dito. Rain or shine to, rain or shine. Oo, rain or shine, rain or shine to. Typical na, ano, na ang unang welcome niya sa akin, Burger King kami, tune up with, ano, Gilas. Oh, Gilas. Oh, Gilas. So, mga bata to. Oh, sila Boroba, sila Casio. Hindi, dali lang, hindi ito yung sa Araneta. Pangalawa na yun. Oh, yung una, ito una. So, wala pang camera to. Oo, oh, wala. Kasi ayan ang mga gusto natin malaman. Tune-up lang namin na ano, na tapos. Kasi ang kasunod noon is finals. San Miguel, hindi ko alam mo sino kalaban ng San Miguel noon. Parang kumbaga kami yung first game. Parang kasi kami lang, ano noon eh. Tune-up namin yung Gilas noon. Sila Cristo, sila Baroka. Ayan. Noon ako na unang nakarinig sa kanya na... Kasi sabi naman niya sa amin, pagkapagod na kayo, magpasab ka. Hindi ako ngayon. Napagod ako. Hindi nagpasab ako. Sinabihan ako na ano to, parang taba-taba mo kasi kaya ang bilis mo pagod. Sabi siya akin. Sabi ko, oy, yun na. Yun na. Naisa na. 1-0. Accept lang. Wala yung problema. Hanggang sa biglang, kasi ang ugali ni Coach Yeng, parang ang pinaparamdam niya muna sa mga bagito na yung kung paano siya. Ang lagi niya madalas siyang pagalitan is mga veterano. Hanggang sa maliban na lang kung talagang gumawa ka ng mali, kahit rookie ka, ay mararamdaman mo sa kanya. Talagang maririnig mo. So, veterano ang inuuna niya para makita ng rookie. Oo, kumbaga, ano to, patikim sa inyo. Tingnan natin kung ano mahingi reaction. No? Pero kung alam niya naman sa'yo na kaya mong tanggapin yung ano niya, yung kutsa niya, talagang bibigyan ka niya. Talagang paparamdam niya. Oh, bago natin pag-usapan yung sunod na Gilas game, si nakakita ka na sa team mo, ikaw tagal mo nakasama si Coach Yeng, Burger King, rain or shine. Merong mga bata or merong mga players na hindi kinaya? Meron naman. Marami naman. Pero yun nga. Siyempre baka hindi lang yun yung klase ng approach na gusto nila, diba? As in, meron na mga talagang okay, hindi na kaya talaga kasi. may mga ganun. Pero huwag na natin pag-usapan. alam naman nila yung sino sila. Diba? Atale. Pero umabot sa talagang magpapatrade na kasi hindi na kaya. Ganun. Yun ang hindi ko na ano. Pero makikita mo naman sa kanila eh, na parang kumbaga nag-hesitate sila. Parang na alam nila kung paano approach ang gagawin nila kay Coach. Talagang sabi ko, talagang meron din talaga mga tao na hindi kaya yan. Hindi kaya. Oh, iba-iba kasi naman talagang tao eh. Kumbaga may binabagayan din talaga ng approach eh. Hindi mag-a-adjust si coaching. Hindi. Bakit mag-a-adjust yung coach eh? Ikaw mag-a-adjust sa kanila. Totoo na. Ganun lang kasi. Oh, ito na. Pucha. Mark Yee, Winnie Arboleda, Bo Belga. Sino pa yun? Sino pa ng mga nandun nun? Sino pa Burger King nun? Yung mga talagang... Oh, J.R. Kinyahan. Arwin Santos, Carlo Sharma. Nasa inyo si Arwin noon? Oo. Bago matrade si Arwin sa San Miguel. Tas Carlo Sharma. Richard G. Richard. Iba pa kay Marquis yung Richard G, guys. Oh, iba pa. Galing pa yun. Yung pure position niya. Richard G. Sino ba ba? Egay Bilyones! Tapos... Yung matindi pa dito, yung coach nyo pa, Coach Yeng. So talagang masahe. Ano talaga? Talagang, kumbaga, siyempre, ano kami, PBA team kami. Diba? Parang, kasi yung unang laro namin, parang close game. And gumawa si Mark Baroka ng 38 yata. 38 talaga sa inyo? Oo, si Mark, 30 plus. Parang gano'n. Nagalit sa amin si Boss Mikey. Yung ano kami, sinermon na kami. Tapos yun, sumunod na ano,
ang laban ulit namin, Burger King, ano, Gilas ulit. Legit na laro to, Araneta to eh. Oh, official na, official game na, official game. Hanggang sa, yan na yun. Doon na nagsimula. Eh, kaya lang kasi, ang ano naman yung fan, ba't ka naman kasi magbubura lang na andun ka sa ano? Dinig na dinig ka. Dinig na dinig. Hindi, focus muna tayo dun sa laro mismo. Mamaya na yung, ano, yung nang extra. Yung laro mismo, talagang kawaw, kinawawa ninyo yung mga bata. Like, pwede na natin pagkwentuhan ngayon. Veterano na rin yung mga batang yun ngayon eh. Pero, kinawawa. Pinaramdam lang namin siguro na hindi na pwedeng mangyari yung nangyari nung nakaraan. So, ang hindi alam ng tao, may nangyari na. Oo, meron ng tune-up. And parang kumbaga disgusting sa amin as a professional ano, dumikit. Na dikit lang. Kaya yun, yung pangalawang laro, nag-iinig din kasi si ano nun eh, si JB nun eh. Dasho eh. Yung larong yun eh. So, talagang kumbaga, kailangan namin higpitan pa. Diyos ko, yung mga magkakasama sa loob, puro mga fighter yun eh. Si Kuya Winnie. So, yun yung instances, yung ano nun. Kinawawa ni Kuya Winnie si JB nun. Oh. yun yung ano, napagbayaran na din naman namin yun. Tapos na. Oo naman. Tapos na yun. Maganda lang ngayon kasi nanggagaling kay Kuya Bo na nandun talaga mismo. Tapos Marky, Kuya Winnie. Si Kuya Winnie no, nakakatakot para sa lahat ng point guard. Oo, siya yung ano nun. Parang kung alam mo si Kuya Winnie nun, hindi point guard eh. Kasi lucky. Tsaka parang ang dating nun, kayo yung mga ano niya. Yung mga, oh. Yung mga disipulos nun. Siya yung parang, oh, sino? Kami yung mga disipulos ni Kuya Winnie nun. Totoo naman. Tapos, yung nangyari, may minura siya nung nasa... Oo, oh, nung fan. Minura siya nung fan. Ano nangyari? Ikaw, anong pakiramdam mo? Sabi ko nga, medyo mainit ang... Medyo kasagsagan ng laro, mainit ang ulo ng both sides. Nagkainitan. Dali lang, naglag ka kuya, dali lang. Hintay natin mag-stabilize. Sayang yung kwento mo, ganda ng kwento niyan. Yan! Yeah, meron na. Okay. Ayun. Kainitan. yun, dala nung laro. Siyempre, ayaw namin magpatalo. Tsaka official game yun eh. Kumbaga, pag natalo kami, magka-count sa amin yun. So, yun. Medyo nagkainitan, medyo... Dala nung laro, init ng laro, na ayaw magpatalo ng both teams. Hanggang sa, yun. Medyo may insidente ng nangyari kay Kuya Winnie tsaka kay Barakail. Tapos hanggang sa yung fan, yes, nasa harap ng bench namin. Talagang minumura si Kuya Winnie. And siguro, dala ng init ng laro, medyo hindi maganda yung naririnig ni Kuya Winnie. Ang mali din kasi namin noon, kumbaga, nandun na si Marky, may mga teammate kami, hindi naawat si Kuya Winnie. Hindi agad naagapan. Siguro, kumbaga, medyo naiirita din sila dun sa fan. Pinabayaan. Kaya hinayaan na lang. Hanggang sa yun. Flying cake, may kamao. Hanggang sa... Wala na. Pero pinagbayaran nyo naman. Oo, pinagbayaran naman. Masakit din ba sa bulsa nun? Masakit din sa bulsa eh. Hindi, wala ako nun. Hindi ako kasama sa finance. Kuya Winnie. Wala ka sa fine? Yun po. Wala. Ahala ko nun eh. Nasa bench ako nun eh. Hindi ka pumasok. Hindi ako pumasok eh. Si Marky. Tsaka si Kuya Winnie. Kasi si Mark, umawat lang. May sinabi pa yata si Mark dun sa fine. So, sinama siya sa asunto. Yun. Ano silang dalawa? Public apology silang dalawa. Naano rin kami kasi nasuspend si Kuya Winnie. Oh, parang ano yun? No, buong conference ba? Oo. Oh. Tapos nag-file siya na parang kumbaga i-consider na siya, makabalik din sa paglalaro. Hanggang sa'yo, na-leave yung ban ni Kuya Winnie. Matagal din yun. 3-4 months parang mga ganun din. Tagal din. Pero ano yun? Kumbaga, ano yun? Kumbaga, lessons learned yun. Hindi padala sa init ng ulo. Hindi ko naman nire-relive yung ano, mga kaibigan. Na. Maganda lang yung kwentuhan kasi si Kuya Bo nandun nasa bench siya nung time na yun. Tsaka kay Kuya Winnie. Idol din kita nung dumatanda ako eh. Ayoko lang makalaban eh. Yung mga... Sobrang bait dyan. Mukha lang brusko pero
Mukha naman mabait eh. Huwag mo lang talaga pipit, papapitikin eh. Umitik lang talaga. No, kahit sinong lalaki naman ata. Kahit sino. Pag umabot sa boiling point. Below the belt. Totoo naman. Totoo naman. Hindi na tama. And ano rin siguro, lesson din sa fans na sa NBA, nangyayari lagi ito eh, di ba? Puntaan ng NBA player sa stands eh. Lesson din. Kaya ngayon, di ba, sa PBA na, bawa, kapag ang isang fan, minura ka or inano ka, pwede mong isumbong dun sa mga yellow boys. Tapos papalabas eh. Papalabasin nila yun. Kaya lang ako kasi, hindi ko ugali magsumbong. Kumbaga ako, pag ako inano mo, mamaya-maya gagantihan kita. Parang gano'n, alam mo yung gano'n, nagpapainit ng laro yun eh. Kumbaga, ito naman. Mga booster-booster ko din yun kahit pa. Parang gumaganda pa laro mo lalo pag gano'n eh. Oo, kasi may, kumbaga, may ano kay, may point of attack kay. Ay, okay, mamaya ka sa akin. Alam mo yung gano'n, talaga gusto mo siyang pangtaan. So, nung nasa Burger King ka, sino na una sa Rain or Shine? Si Coach Yeng o ikaw? Sabay kami. Ah, talagang sabay. Oh, nung nalipat si coaching kasi na-trade ako sa ano eh nung natapos ang kontrata ko sa Air 21, nalipat ako sa Meralco. So pumirma akong bagong kontrata sa Meralco, 2 years. Naka-isang conference ako sa Meralco, tapos after ng All Filipino noon, si coaching kinuha ng Rain or Shine. Paglipat niya ng Rain or Shine, pinagti-trade niya yung mga hindi niya kurso nada. Kaya kaming ako si Ron J. Benepe at si Ronnie Matias napunta ulit sa kanya kasama niya. So, nag-trade ako ng siya na agad. Oo, nag-trade ka. Sino trade mo nun? Ang kasama nun sa package, si Sol Mercado, tsaka si J.R. Reyes. Sol nga, napunta Meralco, si Sol. Yan yun. Tapos ako, galing Meralco, yung dalawa, si Ronnie Matias, tsaka si Ron J. Benepe, galing ng Air 21, napunta kami ng Rain or Shine. Tapos si J.R. Reyes yata, napunta ng Air 21 yun. Oo. Maraming pinag-ikot yun. Maraming trade. Yan yung mga hindi na naalala ng tao. Yung Pure Foods Bo Belga tsaka yung Meralco Bo Belga. Parang dumaan lang eh. Bumalik agad sa daddy niya. Isang conference lang eh. Isang conference lang dun eh. So ito na. Ito naniniwala ako. Ito yung prime years ng Extra Rice, Coach Yeng. Ito na. Kumbaga, sino na kayo nun? Gabe Norwood? Paul Lee? Oh, Paul Lee. Jeff Chan. Nung unang dating ni Paul Lee muna. Nung unang dating ni Paul Lee, alaga mo daw talaga siya sa mga ano. Hindi, nagkakasabay kasi kami ni Paul sa Lyceum. Nagpa-practice kami. Kaano pa siya si Paul? UE. UE pa lang si Paul. Sa PBL o D-League pa nun. D-League din. Nagkakasabay kami sa Lyceum kay Coach Bonnie. Kasi okay. Nakikipractice-practice kami doon sa Oligit. So, di yun. Nagkita kami. Pagkailan season. Hanggang sa, tapos, pagpasok niya ng Rain or Shine, pang limang taon ko na sa PBA. Kami na yung magka-close talaga. And kagandahan kasi doon sa team namin sa Rain or Shine, walang grupo-grupo. Isang bundle yung 15 yun. Kung may aalas ka rin ka, may aasa rin ka. Lahat. Lahat yun, damay-damay yun. Kaya pagka nung time namin dito sa Rain or Shine, ang nangyayari, wag na wag kang gagawa ng kapalpakan sa laro. Doon patay ka. Kasi doon pa lang, pagkatapos ng laro, habang biyahe pa uwi ng bahay, yung Viber namin yun talagang maingay. Puro yung kanya-kanya yung trip yun. Alam yun, ang kag-ano lang din ng team na yun is bawal mapikon. Pagka napikon ka, wala talo. So asaran din talaga. Pero lokohan lang. Asaran lokohan. Oo, kasi ano, kumbaga, Banding din eh. Kumbaga doon din kami nagiging talagang nagbaband na lang din eh. Kasi hindi naman kami pwedeng lagi kami lalabas, hindi naman pwedeng ganoon. Doon kami talagang kung ano-anong kalokohan ang pumapasok sa Viber. Nandun din sila coaching o players lang? Players only. Coaching staff nandun. Sila Coach Kalo, sila Coach Mike. Talagang yung team na yon maliban lang kay coaching, naandun. Bakit ayaw niyo isama si coaching? Wala namang, wala kasi ganoon si coaching na walang Viber. Kahit ngayon, walang Viber yun. Relax lang siya. Relax lang siya. Talaga ano lang siya. Kahit social media nga, di ba? Ayaw nga ata nagpapa-interview si Coach Yeng eh. Ayun, kaya kami lang. Yung laman ng ano namin, simula pa lang pagising ng umaga hanggang mapunta ng practice, tuloy-tuloy yun. Lalo na kung gumawa ka ng kapalpakan sa game. Pagdating ng ensayo, ikaw pa rin ang playboard. Ikaw pa rin yung topic. Kahit sa ensayo, gumawa ka ng kapalpakan, pagtatawanan ka talaga ng matindi.
Kaya kung pigong ka, wala. Uuwi ka sa inyo. Magmamaktol ka. Yun ang kagandahan. Even si Jeff, si Gabe, si Ryan. Kumbaga, mga anong yan eh. Si Ryan pa pala. May ilang ka eh, di ba? May ilang ka eh. Pero wala, walang sinasanto yung grupo na yun. Talagang kung... Sino pa kayo nun? Gabe, ikaw, Paul. Gabe, Ryan, Jeff, Ryan, Paul, J.R. Kinyan, Jeremy Cruz. Wala Chris. Pa si Chris noon. Late si ano? T.Y. Tang. T.Y. Tang. Larry Rodriguez. Chito Jaime. Hindi ka pwedeng pikon doon. Jonathan Oiluan. Jonathan Oiluan. Ronnie Machas. Ron J. Benape. Wala talaga. Hindi ka pwedeng mapikon. Pag napikon ka, lalo kang aasa rin. Ganun ka tarantado yung grupo na yun. Pero ang kaganda din ng grupo na yun, sigurado ko, sa sobrang banded ninyo outside of games, pagpasok nyo naman ng gera, aputa. Wala. Sabang lahat. Talagang kumbaga damay-damay tayo dito. Matalo tayo. Lahat tayo. Ngayon so feeling talaga mo din na may kasama ka lagi sa laro? Oo. Oo. Walang iwanan yun. Walang iwanan yun. So meron din kayo mga planado na? Oh, si ano? Hindi. Ano na yun? Kanya-kanya na yun. Kanya-kanya na yun. Personal mo na kung may personal kang ano, pahala ka sa buhay mo, gawin mo. Hindi. Para pang may gumagawa. Ay, hindi. Yung minsan nagsasabi si Paul. Ah, talaga. Oo. Balita. Kunento ni Paul yung kay Chris Ellis eh. One time, meron kaming play. Tapos, staggered screen para sa akin. Sabi ko, Boo, tamahan mo lang ng maganda. Para makatira lang ako ng maganda, isushoot ko talaga yan. So, yun nga. Bantay ko si Chris Ellis, bro. So, dumaan ako kay Boo. Dumaan ako sa screen kay Boo. Sabi talaga mag-screen ni Boo. Pag ganyan niya, umiwas, hinahabol pa niyang pag ganun, no? Inamahan sa ganito si Ellis. Ngayon, pagtama, parang na-stop siya, na-stop si Ellis. So, pagpasa sa akin, nalibre ako. Wala talagang bantay. Shoot. Bro, timeout. Timeout yung Ginebra. Galit na galit yung import nila, si Danny Gunn. Kasi si Ellis na. Oo, kasi talagang pag ganun ni Bo, tapos hinahabol talaga ni Bo, pinamahan talaga. Sabi ko, sa isip-isip ko, ayokong kalaban doon kapag ako yung ano. Sabi mo daw, daan mo sa akin. Ako nang bahala. Mainit kasi si Paul. Mainit si Paul doon. Sabi ni Paul sa akin. Bata, ano, kanina pa to. Sabi ko, ano magagawin natin dyan? Daan mo sa akin. Ayun. Ayun na nga. Wala na. History na. Ang kapagkasama mo. History na after. After ata ni Chris Ellis doon, umalis na eh. Hindi naman. Yung ano, nasiro lang naman si Chris Ellis nung trinin siya eh. Doon lang siya nawala ng gana eh. Diba? Kaya yun nga. Hindi, marahin kasi yung Chris Ellis noon eh. Talagang... Depensa. Si Paul, sabi nga ni Paul. Bata, ano yung muna to? Hindi na maganda. Hindi na maganda. Yun. Ibig sabihin, no? Ano yun na natin? Kontrolin na natin. Pigilan natin kahit na paano. Nandilima tayong paningin ni Chris Ellis doon. Norwood against Tenorio. Gets in the lead for a three. Bam! Naka-focus kay Polly. Palabas ng screen. Nawala siya sa picture. Nag-ulad siya. Sabi ko, oh, tapos na ako, ha? Trabaho mo naman. Ayun. Shoot mo naman. Oh, buti na shoot, no? Trabaho naman niya. Eh, syempre, nung time naman namin yun, Diyos ko, hindi ko naman kailangan mag-score. Nandiyan si Paul, nandiyan si Jeff, may sila JR. Kumbaga kami noon, sabi nga ni Coaching, hindi ko kailangan ng dalawang player lang na double digits. As much as possible, kailangan ko anim pito na player ang double digits dito para hati-hati talaga yung ano. So, yun ganyan yung nangyayari sa aming gabi. Every game day talaga. I think yun naman yung formula ni yun yung formula ni Coach Cheng hanggang ngayon kahit sa NLEX kita mo ganun eh. Pero pagkwentuhan natin yun ano, Ginebra fans tsaka Ginebra trainers. May panahon kuya na ikaw ang worst enemy ng Ginebra fans na hanggang ngayon by the way nasa YouTube pa din yung mga ano mo doon yung larong yun. Ipadidelete ko ngayon eh. Tsaka kuya, sa lahat ng channel ko dito, tapos na i-interview ko yung mga dumaan ng Mighty, yung mga Malonzo, Mikey Williams, ang kinakatakutan daw nila si Kuya Bo. Yung prime daw ni Kuya Bo, nakita ka sa YouTube. Wala. Sabi ko sa kanila sa Mighty,
Kapag ka naging teammate ko kayo sa PBA, swerte nyo. Sabi ko. Hindi. Pag hindi, maging ready-ready kayo. Kahapon nga eh. Parang kumbaga, kasi, sino pa si ano? Si Melesio. Melesio, Melesio. Nag-post. Di, sabi ko, ano to? Congrats, Brad. Di, sabi ko, parang kumbaga ako, ano lang. Siyempre, binati mo yung bata. Parang kumbaga, welcome mo sa liga, mga ganun. Tapos yun ang sabi niya sa akin, na parang, mukhang makakatikim ako sa'yo, kuya. Sabi ko, ano lang, ready lang lagi. Ready lang lagi. Di ba, yun naman yung sekreto dun eh. Kapag ka-anga-anga ka, hindi mo ni-expect na may ganun. Eh, diba, masasaktan ka, di ba? Pero kung ready ka, ni-expect mo na may ganito, may ganyan. Paramdam lang naman. Siyempre, welcome pero, sa liga. Pero kagandaan, hindi, ang nakikita ko sa'yo, Kuya Bo, hindi mo naman ini-injure yung player. Hindi naman. Wala pa naman akong inabot. Baga pinaparamdam mo lang. Oo. Parang kumbaga, siyempre, din, pinagdaanan ko din naman yung respeto ko sa mga veterano. Marlo, Asi, Dennis Espino, Alipik, talagang Eric Ming. Na yung mga pinagdaanan ko talagang ano yun. Hindi mo masasabihin basta-basta, di ba? Mas malala so, pa ata. Time ni Eric Ming yun, babantayan ko yun. Talagang lahat na ng bangga, aabuti mo to. Daniel Deponso, inabutan ko pa. Dani ay, yung mga idol ko dati. Gusto ko. Kung yun ang mga inang inabot mo, mga 3 taon, ayaw na. Buti na lang, ready-ready tayo. Pero, pagkwentuhan na natin yun. Yung larong lang yun, yung laro lang na yun. Ako, fan ako, napanood ko yung larong yun. Yung una, yung kay Eman Monfort. Ako kasi talaga. Ang galing mo doon, kuya, sinasabi ko lang. Kuya Eman, kung nanonood ka man, ngayon malalaman natin ang totoo. Ang galing mo noon. Ang sakto naman ng tuhod mo noon. Get Paul Delga. Bucky. One point out of bounds. Tapos natagalan. Let's get it ahead. Wala, galit talaga ako noon sa Hened. Pero hindi na sa player, hindi personal to. Hindi personal. Kasi marami, marami akong... Din, mainit marami, eh. Marami akong markada sa Hinebra. Marami akong kamilala sa Hinebra. Japet, Scotty, LA, mga tropa ko yan. No, yan. So, ngayon yun, kuye. Nung panahong yun, wala pa sina Scotty noon. Nandun sila LA dati. Si LA nandun. Si LA, si Japet. Kasama ko mga kasama, tropa pero ko. Pero antindi nung knee-drop mo noon. Yun kasi wala naman ako ano noon. Wala akong ano sa player, wala akong ano. Wala, pero sinasabi ko lang ang tindi ng knee drop mo noon, talagang sakto. Talagang nasan ba? Pak. Tapos si Eman, naman walang magawa na kumbaga. Wala na sa ilalim na kasi si Eman noon eh. Kumbaga, hindi na siya makailag eh. Kasi nandun kami sa sulok eh. Nasa pinakailalim na kami ng goal ng Poneta eh. So, wala na siyang magawa. Kumbaga, saluhin mo na lang. Saluhin mo. Wala talagang ano, talagang galit ako noon. Tsaka mainit ako dati kay ano, Donigan. Ah, oo. Yung import nila dati. Kasi now Belga and Donigan are exchanging words right at center court. Cooler heads trying to come between them. Medyo na ano ko sa kanya. Parang ano kami nakakasal. Totoo naman. Maangas naman talaga si Donigan noon. Maangas. Kumbaga, yung isang maangas, galit sa kapwa maangas. Magbasa mo. Totoo. Tapos, sandali lang. After nung kay Monfort, puta, kay Mark Kagiwa. Belga, pareho silang bumagsak. Ako na upuan. Nakabasong si Mark Kagiwa on the head. Then they're getting entangled. Yung kay Mark naman kasi, niyayakap na ako ni Mark. May referee sa harap, ayaw tumawag. So anong gagawin mo? May ginawa ka nun eh. Wala. Yung gumanon ka ata. Yun nga yun. Yakap-yakap na ako ni Mag. Pag gano'n, ang lakas. Gusto kong tumawag ng foul yung referee sa harap. Kasi yakap-yakap ako ni Mag. Nandun yung referee. Sa harap eh. Gusto kong pumiglas para tumawag siya ng foul. Eh, hindi tumatawag. So, syempre ako, ah? Eh, di ganun. Dalawa. Yeah. And then, hindi pumipito yung referee si Kagiwa, namimigay na ng foul. Everybody, ano na sa kabilang 4-on-4 looking at that situation. Yo, tapos pagtayo namin ni Mark, binato ako ng ano, binato ako ng bote. Binato ng bote. Ng fans sa Cuneta kasi mababa lang naman yun. Parang mga tutungan lang. Eh di, nakatikim siya ng dirty finger sa akin. Parehong huminto na sila eh. Inaantay nila ano ipipito ng mga referee.
Di, kasi Mark, kumbaga, ano yun eh? Oh, Mark the Spark Kagiwa. Yun, di. Doon sila uminit talaga. Doon uminit yung fans. Tapos yung isa pang instance na yung lalabas sa screen si Chris Ellis. Sa pool. sa pool. Crucial din kasi yun eh. Crucial stretch of the game. Parang kumbaga pang dagger namin yun. Yun yun. In-screen ako si Chris Ellis. Hindi nakalabas. Ay, yun din yung laro nung kay Pauly. Yun yun. Tinira ay, ni Pauly. Ay, isang laro yun. Yun yun. So, nung na-shoot niya yun, yun na yung mainit ka na? Yun na yung gumagano? Wala na. Hindi. Nung yung nagaganon ako, nung kahit sa free, nung nagpipreet ako, Pero wala ka na nun, ng dilim na paningin mo nun. Yung gumaganong-ganong ka na, wala ka na eh. Parang na-unleash ano ka na nun eh. Lamang sa amin yun eh. Lamang sila ng parang 10, 11. Humabog ako eh. Hinabol namin eh. Sabi ko, pag ito, natalo natin to. May makikita ang dimaganda sa akin yun. Eh yun. Tinont talaga yung fans eh. Talaga. Oo. Masarap. Masarap yan yung fans. Lalong-lalong na yung Hinebra. And Rainer Shine will now join Pure Foods and Talk and Text at a triple tie at second place at 6-3. Nung time namin with coaching, sobrang sarap. Worst enemy ka ng Hinebra, no? Oo. Pero okay kayo after the game noon, nina Mark, nina Eman, gano'n. Wala namang problema sa amin. Actually, yun nga eh. Tama, yung pa ako sa kanila eh. Yun ang hindi maintindihan ng fans. Tama. Na kaming mga professional player, magkakaano, trabaho namin to, hindi naman pwedeng magpatalo ka na lang, di ba? Eh, siyempre may mga bonuses din to. Kumbaga, gusto naming panalo lagi. Ayaw namin ang natatalo. Totoo. Diba? And, yun ang akala ng fans kasi, away-away din kayo eh. Wait, can, sa loob lang ng court? Mayroon sigurong mga pa-isa-isa, pero hindi yung buong team. Meron kang personal na galit kay ganito, kayo yun, hindi yung iba. Tama. So yun yung kailangan maintindihan ng fans. Eh hindi mo, sabi ko nga sa lahat, sa mga nag-interview sa akin, hindi mo naman mapi-please lahat eh. Totoo. Kumbaga kung ayaw nila sa iyo, hindi ayaw ko din sa kanila, ganun lang kasimple yun. Diba? Bayad ka pa din naman. Oo, oh, hindi mo sila ipapasahod sa akin. Buti sana kung sila nagpapasahod sa akin, eh, baka... Basta masaya sa iyo yung nagpapasahod sa iyo, okay na yun. Oo, masaya yung fans namin, masaya yung nagpapasahod sa amin, panalo kami. Okay na. Job well done na. Rain or shine ka pa nun. Si Danigan, ano natikman sa'yo ni Danigan? Nakatikim kung si Danigan. Nagalit kasi sa akin yun, nung nasa R21 pa siya. Naiistilan ko siya ng naiistilan. Siguro mga 2-3 beses ko na istilan. Tapos so may history din kayo? Oo. Talagang ano yun, kiss-kissan din kami noon. Kasi sabi ko, ito malaki to. Pero hindi ako basta-basta. Hindi ako mga... Parang kumbaga na sinachallenge ko yung sarili ko na kinukonsider ko yung sarili kong import stopper. Yeah. Na makakaka-score sa akin to pero may hirapan. Alam mo yung ganun. So yun, ganun yung ano ko. So nung game na yun, nakakatikip din siya. Nung game na yun, talagang banggaan kami. Banggaan. Napipikon siya kasi binabangga niya ako, binabangga ko siya, tapos ginagantihan ko pa yung mga teammate niya. Siya yung nagalit kay Chris Ellis na nung ginanon. Oo, di ba? Nagalit siya. Eh kasi hindi niya magawa sa mga teammate ko eh. Ang ginagawa ng mga teammate ko, nilalabanan siya eh. O, sabi ko, wala akong problema dyan. Buong team eh, tinira mo at buong team. Sabi ko nga, exemption dito sa LA tsaka si Japet. Si kaibigan mo eh. Kaibigan mo yung mga yun eh. Kasama mo na sa Gilas nun, di ba? Oo, magkakasama kami. Eh yun lang, yung time, yung kay Mark naman kasi, wala naman akong intention talaga na. So sino talagang lang ang untouchable sa'yo sa Hinebra? Medyo nililimitahan ko lang. Yan, Japet, LA, Scotty, syempre si Kagiwa, yun yung mga ano, si Jeff, na naandun ngayon. Si Jared, si Joe. Pero yung tropa, iba, tropa dyan, diba? Yung iba, iba, magkakamukha na kayo. Oo, bahala na kayo dyan. actually, si Joe dati, nung nasa San Miguel Coffee pa yan. Kung magbakbakan din kami yan, talagang wala rin anuhan eh. Pero after ng laro, nagkakamayan kami, nag-ano kami, walang. Part walang, talaga. Lalo na, yung PBA dati. Oo, sobrang. Sobra. Tapang ng PBA dati. Iba dati. Pag inabot mo yung mga panahon ng mga 90s, baka yung mga bagay-bagay ito ngayon eh. Oh, wala. Actually, parang feeling ko ikaw na, kayo na yung last batch ng talagang ganun maglaro. Yun kasi sino, inabot kong laro. Sino ngayon sa PBA ang nakikita mo na, sino sa PBA ang bata pa na may respeto ka na lumaban to nung tinesting mo, ganun? Sino ba? Wala pang lumalaban.
Wala na, hindi na ako masyadong nantitesting. Hindi ka na nantitesting. Hindi ka na nantitesting. Hindi na masyado eh. Mabait ka na ngayon, kuya. Konti lang. Madami ng angulo yung camera ngayon eh. Oo, oh, dami ng angulo eh. Mahirap magbayad ng fine eh. Dati eh. Bayad pa ng opisina. Ngayon, bayad ko na. Kaya, Lilo. Dati, bayad ng opisina. Ngayon, bayad na niya. Ngayon, bayad ko na. Lilo muna. So, dati, kuya, bayad ng opisina. Kaya talaga matapang ka. May mga times, hindi naman. Kapag ka nananalo, parang kumbaga natutuwa rin yung mga boss na nakita nilang pinaglalaban mo. Talagang inaano mo yung team. So, siguro, na-appreciate nila yung ginagawa mo kahit na may penalty. Eh, may nabayaran mga boss. So, yun. Medyo okay. Medyo, ano pa tayo nun? That second quarter, that's when they made that big run. And what I like about it is the assist because that one thing. Eight to shoot for the guys in red. Belga with his third three of the game. Belga from deep. Bam! Kuya, gano'ng kakalungkot nung nawala si Coaching? Eh, malungkot talaga. Kasi, talaga. Kumbaga, sa kanya na ako na gano'n. Sa kanya na ako, kumbaga, yung karir ko, umangat dahil sa kanya. Talagang binigyan niya ako ng chance. And yung chance na yun, greenab ko. Ito. Tapos, nung nalipat siya, sabi ko, kasama sa buhay to. Kasama sa buhay ng player to, ng coaches to. And hindi naman kami, well, hindi naman panghabang buhay na trabaho namin to. So, nung nalipat siya, in-accept ko, sabi ko. Kasi, kilala ko naman yung papalit eh. Si Coach Caloy eh. So, yun. Oo. Kung maulit ako ng bagong kontrata, tapos nag-take over si Coach Caloy, hanggang sa yun, medyo lumaki-laki yung role ko nung kay Coach Caloy kasi isa na ako sa veterano dun eh. Halos nawala lahat eh. Kami ni Gabe ang natira eh. Ako, si Gabe. Tapos pumasok si James. Yun na lang ang natira eh. Tapos si Ibanez naman, na-injury. Tapos si Jeff, na-trade. So, puro bata na. Medyo, oo, puro bagets na. Sabi ko, medyo lumaki-laki yung responsibilidad ko. So, hindi ako may pwedeng magpakita na ako pa yung gagawa ng katarantaduhan, di ba? Kasi, syempre, eh, bakit mo ko sisitahin? Eh, ikaw nga na veterano ka, hindi mo makontrol yung sarili mo, di ba? So, medyo nagbago yung, ano, bago yung pananaw. So, ano ka na ngayon? Kumbaga, kung dati, kumbaga dati, ano ka pa eh? Kumbaga, gagawin mo ako lang yung role mo. Ako pa yung sumusunod dati. Oo, ako pa yung sumusunod dati. Actually, kumbaga, role mo lang. Mas ano, yung role ko, kumbaga, kung ano yung trabaho ko. Tama. Parang ganun. So, hindi mo pa iniisip lahat. Wala. Hindi ka nag-iisip ng merong bata na dito na may mas bata sa akin na pwedeng gawin sundin yung ginagawa ko. Alam mo yung ganun. Wala. Sabi ko, mahala. Iba na ngayon. Iba na. So ngayon, ano ka na mas? Kuya ka na talaga ngayon. Oo. Tayo dati enforcer ka ng mga kuya. Oo. Oh, dati ako yung, oh, alam mo na. Ganun. Ngayon, wala. Ikaw so, na yung, ano natawag sa'yo, kuya na? Oo, madalas. Kuya na so, mga bata, kuya na. Takot sa'yo, mga bata. Oo. And, eh, siguro, dahil, yun nga, respeto sa akin. Respeto na ano. And, alam, siguro, dahil dun sa mga... Napanood ka. Noong kasama namin, napanood ako na, alam mo yun. Hindi, ako naman sabi ko naman sa kanila, as long as ginagawa natin yung trabaho natin, masaktan mo ko, tatanggapin ko yun. Pero, yun nga, kailangan natin gawin yung trabaho natin as professional player. Sabi ko, huwag kayo matakot sa akin. Hindi naman ako papatay ng tao. Sabi ko, ganito ako kasi competitive. Ganito ako competitive. Iba yung practice, sabi ko. Talagang wala akong, hindi ako nag-relax. Kasi never ako nag-alibay na may injury ako. Hindi ako mag-insayo. Makikita nila yun. Hindi ako nag-agan. Talagang pagdating ng insayo, kung insayo. Medyo nalilimitahan lang ako. Kasi syempre, hindi mo naman mga 34 na ako eh. Siyempre, hindi naman na siguro ano sa akin yung medyo maglalaylo ka rin when it comes dun sa mga drills. Pero pagdating naman sa scrimmage, all out tayo. Yan ang sunod kong tanong sa'yo, kuya. Ngayon, looking forward, rain or shine. Puro baguhan yan. Puta, puro Santillan, assist you, Frankie Jones. Puta, yung pinaka top scorer nyo nga, bata pa eh, si Ray, di ba? Tapos si JV, puro bata, di ba? Tapos Coach Chris Gabina pa, puro bata talaga. Ano yung adjustment mo sa ganyan, kuya? Wala, inano lang ako. Kinausap naman ako ni Coach Chris. Kung ano yung ini-expect niya sa akin, kung ano yung pwedeng maging role ko sa team. And sabi ko, ano naman ako, kahit anong ipagawa mo sa akin, kahit anong ibigay mo sa akin, tatanggapin ko.
Kasi siyempre trabaho ko rin to. And siyempre mag-aano ako kasi ikaw yung coach. Head coach eh, di ba? Kung kay Coach Caloy nga eh, wala naman kaming naging problema ni Coach Caloy eh, di ba? So, sabi ko marunong din naman ako makisama. So, dami ng dinaanan kong coach, marunong ako makisama. Basta marunong din makisama sa amin. Parang ganun lang yung mentality natin. So, sa ngayon, hindi pa kasi na masyadong naano yung mga bata kasi yun nga, palima-lima lang kami. Tapos yung ginagawa namin, puro skills lang. So, nagkikita-kita man kami. Parang kumbaga, nagsasalubong lang kami. Uwi na. Yung iba pa. Parang ganun lang. Kornipe, no? Hindi mo paramdam. Oh, siguro pagka nag-5-on-5 yun, medyo... Doon makakatikim yung mga bata. Oh. Eh, hindi. Ako actually, sabi ko nga, ang iniisip ko nga, sabi ko, kung yung mga bata ay medyo naiilang sa akin, igrupo na nila sa akin. Diba? Igrupo na nila sa akin. Sila Asisto, sila Andre, sila ano. Yung mga bata, igrupo na nila sa akin para makita na nila kung paano ako galing when it comes sa practice. Kasi pagdating sa mga veterano, Gabe James, hindi naman si Borboran, wala na. Ang tagal ko nang kasama yung mga yun. Kumbaga, yun pa ba kasama mo sa cluster? Nakato ko. Oo, yun. Oh, di ba maliban lang kay James? Eh pero si James naging teammate ko rin sa Pure Boots. Tapos matagal na rin kami magkasama sa Reynosa. So, wala na kaming... Mapag-uusapan. Oo, oh, di ba? Kumbaga, magtinginan lang kami sa court, alam na namin kung anong gagawin namin. Eh. Diba? Na-memorize mo na siguro si Gabe? Oo naman, sa tanagal-tagal namin ni Gabe. 11 years na kami magkasama. Oo, oh, wala na. So, iba naman. Baga gusto mo nung makakita ng bagong mukha. Diba? Yung mga ano naman, sabi ko, dito naman tayo sa mga bagi-bagi ito. Naman ang ano ko. Kailan mo ko naman, kailan ng bata. Alam na rin naman nila ako paano style ko. Sabi ko, iniisip ko, yung mga coaching staff namin, igrupo na ako sa mga bata. Para habang ngayong maaga pa lang, alam na nila kung paano ang approach ko sa ano, sa practice, sa ano. Para, kumbaga, hindi rin sila mailang sa akin, hindi matakot. Diyos ko, hindi naman ako dapat katakotan. Dapat matakot sa akin, kalaban. Teammate ko sila eh. Wala ka ba ever naging kakiskisan sa practice na teammate? Kakiskisan, oo. Pero never umabot sa suntukan, sa anytime. Wala. Kasi with coach yun, talagang... Kung pisikalan. Pamamayaan ka niya. Kahit nga magsuntukan kayo din, hindi kayo awatin. Eh. Talaga? Oo, ganun siya eh. Pero yun nga, ikaw na rin, kayo na rin sa sarili mo ang pipigil na, ay, nakakahiya. Parang ganun. Diba? So, hanggang sa ganun lang, kiskisan, anuhan, pisikalan, sikuhan. Pagkatapos ng ensayo, magkakasama kaming kumakain. Magkakasama kaming nag-gym. So, wala talaga. As in, wala. Wala akong maanong player. Kahit dito kay Coach Caloy. Eh, madalas kong makakiskisan sa practice namin, yung dati naming player na si Dexter Maikis. Dexter. Gusto mo yung mga ganun eh, yung talagang nilalabanan ako eh. Yung hindi yung tipo na pagka ako yung binabantayan, ipagbibigyan ako maka-score. Ayaw ko ng ganun. Galit ako sa ganun. Gusto ko, pahirapan mo. Alam, tipo, walang anuhan. Walang masamang tinapay. Santillan, ready ka na. Malamang makakabantayan mo sa scrimmage. Mag-ready ka. Gusto daw niya yung hindi siya pinapascore. Santillan. Oh, alam nila yan. Kahit sinong big man. Si Prince Rivero nga eh. Nagawa si naman pa kami sa practice eh. Yun. Pero yung bilib ako dun sa bata. Kasi hindi sumusuko. Kahit ano yung anong mangyari sa amin. Dalawa, talagang bakbakan kami eh. Talagang asaran kami. Pag may kusino yung matalo, talagang asar talo. So, wala akong problema kung physically mo ako sa practice. Basta ginagawa mo yung trabaho, gagawin mo yung trabaho ko. Tapos tayo. Eh, kita naman yung attitude na talagang pagkakampi mo, kakampi mo. And dapat maintindihan ng mga tao na sometimes, pag nag-aaway sila sa loob ng court, hindi ibig sabihin dinadala nila yung sa labas. Pero, ayokong tampering, hindi naman to tampering. As a basketball fan lang, kumbaga, hindi naman sa gusto mo, pero maganda ba yung magsama kayo bago matapos yung career mo? Siguro meron ka pang 5 years, 6 years, 7 years, mga ganun pa, matagal-tagal pa to. Baka maging asitaw laban po, 2.0 pa to si Kuya Bo eh. Matagal-tagal pa, baka 10 years pa to eh. Pero down the line, would you love to reunite with Coach Yeng? Oo naman. Ano naman eh, kumbaga, ano na rin yun. Gusto ko rin mag-retire ako na... Ah, talaga? Nasa poder niya ako. Talaga? Parang ganun. Alam mo yan, ganun. Parang ganun. And yun nga,
And dito, hindi ko naman inaano dito sa team namin. Kasi yung mga boss namin, no, napakabait naman. And yun nga, kung sinasabi ng mga boss namin na dito na mag-retire yan si Belga, eh, so be it, di ba? At pero, least may tiwala sila sa akin. Pero kung darating yung time na magkakaroon ng chance na mag-retire ako with coach, eh, bakit hindi mo i-grab? Diba? Yung pagmamahal mo kay coach, yun din yung pagmamahal mo sa Rain or Shine. So parang either or. Either or. Or kung gusto nila ibigay nila ako ay team coach. My experience man lang yung sistema ni coach team. Isa rin siya sa mga gusto kong ma-handle ako. Dahil kumbaga itong katigasan bagay ka doon na, bagay ka doon. Nilagay mo ako kay coach team. Ano kaya maging itsura ko, sabi ko. Alam mo yung gano'n. IQ. Yung IQ pwede. Pero yung attitude sa laro. Kasi bagay kasi kung idol niya si Phil Jackson. And Dennis Rodman. Dennis Rodman din naman siya. Di ba? So, ewan ko, bahala na. Pero so far, sa ngayon, masaya ako with my bosses, with my teammates, with the group that I have. Masaya ako. And nag-enjoy ako. Kahit na mahirap ang ensayo ni Coach Chris Gabina. Sabi ko nga, nagsusurvive ako araw-araw. And masaya ako pinatapos yung practice. Tsaka I'm sure maintindihan na rin ni Coach Chris yun na medyo si, kumbaga may load management kahit konti lang. Kumbaga... May ganun naman sila. Alam naman siguro nila yan. Siguro sa mga bata, pwede mo, ayan na, oh, sige, ganito tayo. Pero pag natin sa bracket ng 33 and above, medyo i-consider natin ng ganito. Si Gabe kasi madaya eh. Kondisyon pa din eh. Oh, yun eh. Kung baga sa ano, hindi yata nawawala sa condition yun eh. Nagiging standard ensayo, tuloy. Oo, oh, hindi kasi nung unang sabak namin, nag-test kami. Sabi ko si Gabe, di nawawala sa condition. Yun ang unfair sa team namin na to. Sabi ko, pagkaganito, ito magiging masihan. Sabi ko, kailangan nating habulin to. And nung unang grupo namin, ang kagrupo ko, si Gabe, si Mokon, si Tolentino, tapos ako. Puro guardia. Tapos si Mokon noong time na yon, condition pa. Sabi ko, talagang mahahata ka. Mahahata ka talaga nila. Damayan. Kumbaga, i-challenge mo yung sarili mo na hindi ako papaiwan dito sa mga to. At least, may agwat, pero hindi yung sobrang layo na tama. Parang kumbaga isang wall ang pagitan sa'yo. Alam mo yung gano'n? Papunta ka pala, pabalik na. Oo, di ba? Medyo kalahati man lang. Okay na. Pero ayun, as a basketball fan lang. Kasi yung kainitan nyo nga ng Rain or Shine, yun yung napapanood ko eh. Tsaka, gusto ko yung team ninyo eh. Lalo na syempre, idol ko si Paul Lee entering the league. So, talagang nasubaybayan ko yung T.Y. Tang, idol ko noon. So, nasubaybayan ko. Si Gabe Norbon dun, ginagaya ko pa yung haircut. So, yung Rain or Shine team talaga ninyo, plus coaching. So, a part of me as a basketball fan, yung gusto na. Tapos, extra rice pa, di ba? Na parang... Hindi naman ako top 3. Sa akin ang gagaling, mga kaibigan, hindi nang gagaling kay Kuya Bo. Sa akin ang gagaling. Si GM Mikey yung nagsasalita. Tinatanong ko lang kung ano. GM Mikey yung nagsasalita. Pero fair yung binibigay ko. Huwag naman gagaling sa'yo, Kuya. Sa akin na lang. Huwag naman gagaling sa'yo. Nakita ko rin. Ayaw ko mag-comment. Eh. Bahala ka dyan, sabi ko. Mag-comment ka, baka lagyan ng kulay. Eh. Akin lang, pang ano lang. Pang content creator lang, hindi yung para talaga dun sa mga naglalaro talaga ako. Yun ang mahirap sa vlogger eh. Oh, pinapasaya ko lang yung mga manonood. Pinapasaya ko lang yung mga manonood. Pag naubusan na ng content eh. Mag-iimbento na kung ano. Pero wala namang problema siguro yun. Eh, syempre, vlog mo yan eh. Diyos ko. Oo naman. Gusto mong gawin mo sa'yo yan. Walang pakialam yung tao sa'yo. Oo, oh, eh, kasalanan na ng NLEX tsaka ng Rain or Shine kung nanonood kayo. Kasalanan nyo na yan. Kasalanan nyo na yan kung gusto nyo matupad. Oh, alam kong nanonood kayo, kaya... Kuya, may last ako question sa'yo. Ito, ano to? Gusto ko mapaisip ka ng konti. Sino yung top 5 na pinakatarantadong player na nakalaban o nakasama mo? Hindi, talaga magkalaglagan tayo. Top 5 na pinakatarantado. Alam mo na ano ibig sabihin ng tarantado. Hindi, siguro pinakasalbahe. Yeah, pinakasalbahe yan. Kay Linabong. Kasi yun, hindi mo alam kung kailan siya mag-snap eh.
Diba? Any given day, pwede. Saan hindi namimili yun? Oo. Walang sinasanta yun. Laki din kasi. Isa mo pa, siguro, man, hindi kasi mga hindi ko na inabot eh. Ay, mga ano mo lang, in-idol mo. In-idol. In-idol ko, Junti. Valenzuela. Oo. Oh, matindi okay din lang ba? Din yun. Pero, kakaiba yun. Kakaiba gumalaw yun. Pailalim din yun. Diba? Isa pa is Serranidel. Ay, putay ba yun? Hindi salbahe yun. Ano din yun? Kumbaga, yun yung silent assassin na tirador. Yun yung medyo gumaganan lang yun eh. Oo, oh, tumatayo lang yung pepetin ka nun, baybewangin ka gumagan. Nun, tatamaan ka na ng sigo, di ba? Tapos... Pero kay Kuya Ranidel, mahirap. Kasi pagkatas ka tamaan, magsusorry pa. Oo, ganun ka ba yun si Toy? Natamaan ka na, nasorryhan ka pa. Oh, so sorryhan ka lang nun, tas okay na. Bye! Tapos na eh. Tapos, sino ba ba? Pinaka-idol ko dati, Toryon. Jimwell? Oh, Jimwell Toryon. Yun ang pinaka-idol ko dati. Na point guard na salbahing point guard. Tapos, sa mga man, madalas kasi big man eh. Oh, sino nga yun? Idol ko dati, Benny Cheng, Wilmer Ong. Yung mga tirador yung mga nilulook up ko dati. Yung nilulook up niya yung mga tirador. Hindi, yun kasi yung nung time kasi na nanonood ako ng PBA. Ang idol ko dati is Alvin Patrimonio. And yun yung mga bantay. Noli Luxin, Wilmer Ong, Benny Cheng. Yun yung nagsastop. Nagpapahirap, di ba? Sabi ko, makakasarap ng ganitong klaseng trabaho. Ah. Lumipat yung tapos, idol niya. Oh, di ba? Tapos nung time na idol ko si Boss Alvin noon, bigla namang pumasok tong Nelson Asaito. No, idol ko si Boss Alvin, dinaktakan ng in your face dalawang beses. Sabi ko, pwede rin maging idol to. Kaya sa yun, kumbaga, hindi ako, ang pinaka-idol ko talaga is Boss Alvin, Patrimonio. Siya sa galing. Talagang, sa galing. Talagang nilukap ko. Hanggang sa mag-PBA ako, naging manager namin sa Pure Foods. Medyo nagkainitan kami ng finals sa BMEG Rain or Shine. Pero kasama sa trabaho yun. Trabaho namin yun. And yun, hanggang sa mga generations, nagkaroon ako ng mga iba-ibang idol. Idol ko dati, Nelson Asaito, no? Kasi grabe naman kasi kumalaw yun. Noli Luxin. Tapos nung time ni Danny Ay. Danny Ay. Danny Sigil. Yung mga yun. Tapos dati sila, ang pinakagusto ko dating big man, yung Devon Harp. Devon Harp? So, Red Bull. Red Bull. Tapos dumating yung Sani Alvarado. Isa pa yun. Alvarado Eric Ming. Hindi. Kaya marami akong idol. Marami, puro mga brusko. Puro mga brusko. Rudy Hatfield. Rudy Hatfield, putain. Ngayon, yung Rudy Hatfield kasi, nakita ko yung Rudy Hatfield sa NBA pa lang. Ah, putain ba yun? Laguna Lakers. Iba yun. Napapanood ko sa NBA yun. Tapos, meron din ako naging idol sa Laguna Lakers, sa NBA dati, Romel Ladocol naman. Romel Ladocol. Yun so, talaga mga brusko. Mga ano talaga. Ang naging idol ko lang yata na point guard, si Michael Jordan eh. Yun yung pinaka-idol ko dati. Sa States pa, hindi pa dito. Pa. Yun yung pinaka-una eh. Pero yung the rest, puro local na. So, hanggang sa yun. Sila, Jim Wiltor yun. Yun yung mga naging idol ko dati. Masasabi mo ba sa resume mo ngayon ng mga na ano mo, na nabati mo sa laro? Masasabi mo ba sa resume mo ngayon na nagawa mo yung kumbaga yung in-idol mo, kahit papano, nagawa mo yung mga nagawa nila. Sa mga sa resume mo ng mga players na hindi ka nag-sorry. Wala na, kumbaga ano na ako. Pero kumbaga feeling mo, yung career mo, nagawa mo na lahat ng gusto mong gawin. Na-achieve ko na kung ano yung listahan. Ano, yung listahan ko. Kumbaga yung kaban ng yung bangko ko. Ano na, above the limit na. Ang dami nun, kuya. Chris Ellis. Sino pa ba mga nasama sa listahan mo? Nasama sa listahan? Pwede mo nang aminin ngayon. Sasabihin ko sana, sino yung mga gusto mo mag-sorry? Pero mukhang hindi ka naman mag-sorry. So... Hindi, sorry na sa kanilang lahat. Diba? Sorry na sa kanilang lahat. Trabaho lang. Sorry ako kay Mark. Kagiwa. Dahil, yun nga, idol ko din yun dati. Hindi ko na gusto yung nangyari sa amin. Yun yung pinaka, siguro magsusorry ako. Kasi idol mo. Oo, idol yun eh. Yung mga nakakabata sa'yo, ay bahala na kayo. Sorry sa inyo lahat.
Huwag nang isa-isa eh. Mas madami. Mas madami yun eh, no? Mas ma, kumbaga, pagka ano tayo, mga dalawang oras tayo magbabanggit. Meron ka bang ever na natamaan na nagsisi ka? O si Mark lang? Hindi naman nagsisi na, ano ah, kumbaga, ay sorry, like, dapat namili ako. Ganun. Si Jason, siguro. Pero hindi sadya eh. Tinamaan mo si Jason? Oo, pag parang kumbaga, blinak mo si Jason, tinamaan sa mukha. Hindi sadya. Hindi naman sadya. Hindi yung ano. Ay, sasadyain ko ba yun? Ipatagal ko naging kasama yun. Sorry ka kagad. Lahat ng ano eh, yung mga naging scorer na gusto kong parang kumbaga, oh, scorer to. Medyo bigyan natin ng konti to. Si Jason yung exemption eh. Jason lang. Kasi, alapag. Jimmy. Pero nung simula-simula kasi si Jimmy, nung time namin, di pa kami kakasama ni Jimmy sa national team. Talagang kung screen ako si Jimmy, talagang screen. Parang ang naging exemption lang sa akin is si Jason. Kahit si babantayan kami ni Gabby, walang ano eh. Walang santo-santo. Walang ano, walang teammate-teammate dito eh. Kami ni Gabby, close kami ni Gabby ng college. Eh. Sa PhilAm, sa mga PhilAm, ang dami siguro. Huwag mo nang panggitin, marami sila. Tapos, yung kainitan pa ng dating ng PhilAm, yun yung medyo prime mo yun. Hindi, ayaw ko yung PhilAm na pagdating akala mo kung sino. Yun ang nakakatikim. Yun talaga. Talagang kumbaga, top of priority yun. Sa priority list yun. Si Chris Ellis, hindi na bumalik, ha? Wala, hindi naman sa amin yun. Hindi kami... Hindi ikaw may kasalanan noon. Trinity sa Blackwater yun, kaya siguro na pwede yung kanan. Yun. Dami, marami ng PhilAm na dumating, pero magaling okay makikita. Marcio. Si Chris Ross, naging teammate ko pa. Tama. Marami mga PhilAm, si Inciso. PhilAm lang talagang mga PhilAm na pag dumating, kala mo pag dumating sa PBA, kala mo sila yung hari ng PBA. Yun. Nasa number bucket list yun. Oh, so... Monzon, Malonzo, ingat na, relax lang kayo ha. Maging mabait kayo. Pag Reynor Sain ang kalaban, baka. Sa Reynor Sain, pag nakita mo sasalba-salbahin ka sa ibang laro, medyo ano nga, medyo blacklisted ka. Kaya laking ginhawa ni Mikey tsaka ni Jamie kasi nakasama ko sila sa Mighty. Ah, oo, ano? Sa Mighty, nakita ko yung ugali ng dalawa. So si Monzon na lang pala hindi mo kilala. Ayun, hindi ko pa nakikita. Mabait naman yun, kuya. Mabait naman. Eh, kung sabi mo eh. Depende sa criteria yun. kuya, parang mapuputol yun pag inano mo, ha? Bakit, Chris Ellis? Ganun din naman ang katawan, di ba? So, naputol ka! Hindi naman. Hindi man nakaabot sa mamumutol tayo. Hindi, no? Ginatungan ka lang. Sinulsulan ka kasi ni Paul Lee nun eh. Hindi, ganun. Sulsul. Siya yung ano eh. Siya yung taga-toka eh. Ako yung taga-tira lang eh. Siya tagal-sulsul ang boot. Yun. Pero, sultan na door yun eh. Hindi, pero sa mga PhilAm, good luck sa inyo. Tsaka, kuya, salamat sa oras mo ha. Oo, walang problema. Salamat sa oras. I'm sure marami matutuwa sa mga kwentong ano mo. Kwentong, yung mabait mong mga kwento. May kapupulutan silang aral dito. Tsaka hanapin ko pa yung highlights mo para habang kinikwento mo, itatabi ko sa'yo. Huwag mo pinagdalalagay yun. Lalit ang mata sa atin yan. De, pero salamat kuya. Galing. Salamat din sa'yo. Okay, maganda yung kinikwento natin yung mga storya ninyo. Lalo na yung mga legend. Yung mga hindi pa nakita. Wala pa kasi magnifying glass nung NCAA si kuya kaya hindi nakikita yung mga katarata doon eh. Kailangan yung halongkatin sa ABS-CBN tsaka BTS pa nun. Oo, tama. Salamat, kuya. Salamat. Thank you sa'yo. Ingat ka, ha? Tsaka good luck this season. GM Mikey, kung magkakatotoo. Ako lang naman yan. Ingat ka, kuya. Ingat, Brad. Thank you. Ingat ka. Salamat, kuya. Ingat, yeah, ingat. On a team that's down 0-2, so you're... Over to Belga. Press na naman. Back on! Contra Calvin. Turnaround jumper. Belga trying to work on Escoto. Belga, the fadeaway. Yes, that's good. Oh. Big ball. Fadeaway. That's good. Plus a foul.